God light po sa ating lahat. Una sa lahat, kinikilala ko ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at bilang liwanag na lumikha ng tatlong personas na binubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang lilikha ang Diyos Ama Langit, pakalawa, Diyos Anak, Lupa, pangatlo, Diyos Espiritu Santo sa Ama Adan. Kinikilala ko ang lilikha ni Ama Adan, Diyos Espiritu Santo, na si Ina Eva. Kinikilala ko ang divine person ng Diyos Ama, Langit, personal ni Ama Max Pignano, Managelag ng Mga Tadosi, personal ng buhay. Kinikilala ko ang divine person ng Diyos Anak, personal ng lupa, si Inay Conchita Santiago Ilagan. At kinikilala ko ang Diyos Espiritu Santo at Diyos Espiritu Santa na hinihintay ng lahat na magbibigay ng siya ang pagmumulan ng buhay na walang hanggan at kasaganaan natin lahat. Kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama na si Custodio Pastora at ang aking ina si Pastora Custodio. At kinikilala ko ang lahat ng mga trumpetas dito sa Motherland, sa saka sa Promised Land, na nagsasaysay ng salitang Diyos. God light po sa ating lahat. At kinikilala ko ang mga viewers, lahat ng mga nanonood dito sa amin, dito sa Motherland, salitang Diyos na napapakinggan po dito. Kinikilala ko po kayong lahat, buong mundo, kinikilala ko po kayong lahat. At kinikilala ko ang aking kapamilya, ang aking pamilya, ang aming bunga, ang aking kapuso na si Jaime Adelaida. Ako ang inyong kapatid na si Adelaida Jaime na nakatira sa District No. 1, Dina Mercedes Isabela, na nandito ako ngayon sa oras na ito dito sa Motherland, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, Cagayan de Ubali, dito po sa Motherland po. Motherland, Second Jerusalem. Dito po sa San Manuel, Nagilian, Isabela, Region 2, Philippines, Cagayan Valley. At lahat po na nanonood, God light po sa ating lahat. God light po sa ating lahat, mga kapatid. Dito po sa aming Facebook, sa YouTube. God light po sa buong mundo. Lahat po ng mga nanood at nakikinig po sa aming lahat, sa aming dito, sa ng guide dito sa Motherland. God light po sa ating lahat. Ito po ang araw na ito, fiesta ng ating inang lupa, fiesta ng katawan natin, na sinasabi sa ibang binayaran na katuruan ni Mother's Day, pero dito po sa katuruan ito hindi po nabayaran, pero ito po ang Mother's Day na sinasabi totoong mahal, o ito po ang pinakamahalaga sa lahat, ang Mother's Day, dahil ang sarili natin, ang irespeto natin, ang katawan natin, na ang salitang Diyos, kailangan natin matutunan po. Fiesta po ng ating katawan ngayong araw na to sa Sabado. Fiesta natin lahat ng mga ina. Si Inang Lupa, fiesta po ngayon kasi ang pinagmulan ng ating katawan mula kay Inang Lupa, na pinagmulan natin kay Ina Eva. Si Ina Eva nagmula po sa Inang Lupa at tayo na po dito nagbula kay Ina Eva lahat. Ang pinagbulan ng ating katawan. Kaya ito pong araw na ito, pagrespeto sa ating sarili, na respetuhin natin ang araw na ito. Huwag tayong paghalagala dyan na para kumita ng pera. Dito po sa katuluan ito, ang kailangan natin irespeto ang ating katawan, dahil ang ating katawan po ay kailangan din ng rest. Kasi pagka pinagtrabaho pa rin natin ngayon,
hanggang Sabado kasi Lunes hanggang Biyernes, pinagtrabaho natin ng buong buo o may overtime pa. Kailangan mo yung araw na ito ay respeto naman natin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung saan tayo nagmula, kung anong pinagmulan natin, kailangan natin ipangalandakan, ipagsabi po sa ating lahat, sa mga hindi po nakakaalam, hindi pa po nakabalita sa katuruan ito. Ito po ang katuruan po ng Motherland at Promised Land na iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang nagpapaliwanag sa inyo. Kami po na nakaalam kay Ama Martiniano Manuelo de Magantolosin na personal ng buhay. Kami po ang magpapaliwanag, papatuloy po namin ito mula pa noon hanggang ngayon, kung 1980s ka man ngayon noon o 1990s, hanggang ngayon, hindi ako, sa sarili ko na lang, hindi ako nag-iba ng ibang reliyon kasi alam kong ito na po ang tunay o totoong katotohanan kasi ito po ang nagbigay sa akin o nagbibigay pa ng buhay sa akin na buong katotohanan po ang maipapaliwanag po dito sa katuruan ito. Kasi sa ayong man natin, ayaw ng lahat ito, kasi kukunti lang kami. Kasi ang katalinuhan o pangunawa po, yan po ay magpapakumbaba po yan. Kasi ang Diyos na mapangyarihan po sa lahat, mapagpakumbaba. Kaya ang mga anak dapat at kailangan mapagpakumbaba rin. Kasi ang kagustuhan ng Diyos ay kailangan nating mapagpakumbaba, matalino ka man, may pinag-aralan ka man, o wala, kailangan mapagpakumbaba ka. Kilalanin po natin ang buhay at ang katawan natin sa pamamagitan po dito sa mga sa katuruan po dito ng Motherland, saka sa Promised Land. Kasi kung wala si Ama Martiniano at saka na personal ng buhay at saka si Inay Conchita Santiago Ilaga na personal ng lupa, kung wala po sila nagsabi, wala po kami ipangangalandakan sa inyo na katotohanan po, mga kapatid. Kasi ang katotohanan po, kailangan po maibabaw po yan. Kasi noon, ang mga katotohanan noon na sinasabi sa mga reliyon ay sinasabi nilang katotohanan yun, pero ang katotohanan yun eh nasa loob. Kasi hindi natin nailitaw, parang naitago kasi doon na lang lumilitaw dahil kung ano lang na nabasa, siya lang ang katotohanan. Pero dito po sa katuruan ito, lumitaw na po ang buong katotohanan. Andiyan na po, nag-personal ang buhay si Ama Martiniano. Buhay na buhay, nag-personal. Buhay na buhay ka ako na ang nag-personal ka ako kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya na nag-personal na ang buhay na nasa sa atin na sinasabi natin noon na sa pamamagitan ng ating buhay, doon lang natin makikita ang Diyos. Pero sa katruang ito na nagliwanag na po ngayon dito sa Motherland ang buong katotohanan, dahil ang katotohanan noon na hindi nakikita ang Diyos kasi hindi natin kasi nakita kahit na mulat ng ating mga mata, pero hindi natin inunawa pa yung mas kahulugan ng nasa ilalim o nasa loob ng katotohanan. Ito na po ang katotohanan na ito, na ang katotohanan ay pumaibabaw na. Ito po nakikita na natin. Yan po sa liwanag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang liwanag na titingalangan tayo. Lumitaw na. Noon lumitaw na, pero hindi natin nakikita kasi hindi pa natin naunawaan noon. Kaya dito sa Motherland, dito sa ating inang lupa, dito napatagpuan po ang buong katotohanan. Kasi Motherland, sabi nga ni Ama Martiniano, ibalik ang katotohanan sa Motherland, ibalik ang katuruan sa Motherland. Kasi ibig sabihin, ang kauna-unahan na katuruan talaga ang dito sa Motherland. Kasi dito tayo sa ibabaw ng lupa, nabubuhay, kaya dito din sa Motherland. Kasi ito ang Motherland, ang ina, ang pagmumulan ng lahat ng mga ng pinanggagalingan natin, lahat kay Ina Eva, lahat andito lahat, kasi naka-prepare na sa atin lahat, andito nang sa ina, kasi si Ama Martinio, si Ama Martiniano ang nagmulat sa atin, si Ina Ama Martiniano ang nagbigay ng katotohanan, si Inay Conchita Santiago Ilagan ang nagpatunay, pero dito sa katuruan ito, dito na naipaliwanag lahat dito sa Motherland.
buhay sa Promised Land. Katawan, andito na lahat sa Motherland, ang puro katotohanan na kasi ang mga katotohanan na yan na nakapaliwanagan, andito na po sa Motherland. At yung mga katotohanan dito sa Motherland, kailangan nang pasamahin natin, dadalhin natin sa Promised Land lahat, at Promised Land at Motherland magkocombine yan. Buhay at katawan magkocombine yan. Pag nagcombine na yan, buhay na walang hanggan at kasaganaan na po sa ating katawan. Kaya po mga kapatid, ito po ang katuruan na ito na maliwanag, mas maliwanag pa sa lahat ng maliwanag na ginawa ng mga tao. Kasi ang liwanag na ito, ito po yung liwanag na yan, yung araw. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya pong lumikha ng tatlong personas, langit, lupa, at saka si Ama Adan. Kasi ang langit, lupa, at saka si Ama Adan, siya, sila po ang umubuhay sa atin at sila po, sila ang nagbibigay buhay sa atin. Kasi kung wala pong tatlo na yan, hindi po tayo mabubuhay. Kasi nilikha po yan para mabuhay tayo. Pero dahil nga sabi ni Ama Martiniano na kahit na sinabihan na tayo na sinabi na lahat ng katotohanan, pero sabi niya, agamilis kayo, umunawa kayo, sabi sa Tagalog. Kasi ibig sabihin, kahit na tinuro na sa atin lahat, pero yung tinuro na yun, tayo ang magtutuklas pa ng buong katotohanan. Kumbaga sa, kung mag-e-exam tayo sa isang exam, para mapatunayan na mape-perfect natin yun, kailangan yung pangunawa natin, kailangan naintindihan natin yung pinag-aralan natin sa isang teacher. Ngayon, kung na-perfect na natin, ito po yun. Naunawaan natin, na-perfect natin, ito po yung kahulugan po na andyan na po, lumitaw na po ang buong katotohanan. Kaya nagliwanag na po kung noon, maliwanag na dati at madilim-dilim pa, parang dim light pa lang. Ngayon, maliwanag na po dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya po ang lumikha ng lahat ng tatlong personas na bumubuhay sa atin. Langit, na sa ating katawan, sa ating pagkatao, ito po ang buhay natin. Yung sinasabi natin na, Ama namin, nasa langit ka. Ama namin, nasa langit ka. At sinasabi natin, yun kasi, Ama namin, nasa langit ka. Kasi, Ama, buhay natin, langit, ito po ang ating hininga. Kasi, ang hininga natin, ay mula sa kataas-taasan, langit, di ba po mataas ang langit? Ang langit po ay mataas, at yan po ay ang buhay natin. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. At ito po, dito po natin matatagpuan sa ating Ama. Ama, personal ng buhay, Ama Martiniano ang katotohanan, at Inay Conchita nag-personal, siya po nagpatunay, Ama at Ina ang nagpatunay sa atin ang buhay natin, hininga natin, at ang katawan natin, pinagmulan natin si Inay Conchita sa lupa, nag-personal ang katawan natin. Kaya, mga kapatid, sa Ama at Ina tayo nabubuhay. Kung wala po ang Ama at Ina natin, na si Ama Adan at saka si Ina Eva, ay hindi po tayo nabuhay, wala po tayo ngayon. Kaya, sa ayaw mo man at sa gusto, pinapaalam po dito sa katuruang ito na hindi po kailanman nagkasala si Ama Adan at saka si Ina Eva. Kasi dyan po tayo nagmula, kay Ama Adan na personal ng Diyos at kay Ina Eva na siyang pong personal ng lupa na pinagmulan natin ng ating katawan. Kung hindi po tayo nabuo dyan sa Ama at Ina, wala po tayo ngayon. Hindi po tayo nakikita ngayon o hindi po tayo nagkakabalitaan ng ganito ngayon. Kaya mga kapatid, Ama Adan at Ina Eva, sila po ang hinihintay po natin lahat, ang Ama na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at kasaganaan. Hindi po yung libro Biblia, kasi ang libro Biblia ginawa ng tao. Ang si Ama Adan, nilikha ng Diyos na personal niya, siya rin po ang magbibigay ng buhay na walang hanggan at kaginhawaan natin. Kaya dito po sa Motherland at Promised Land lang po, ito po ang tunay, totoo. Ito po ang kumikinang na katotohanan po itong Motherland at Promised Land. Lalo na dito sa Motherland, kasi ito pong Motherland ang pinagmumulan ng ating
ating mga kailangan sa ating katawan. Kaya dito rin natagpuan. Natagpuan na natin itong katotohanan. Nasa sa inyo na lang ang kasagutan kung maniwala kayo, maniwala tayo o hindi. Kasi may pansarili tayong pag-unawa. Kaya gamitin na natin ang katalinuhan natin. Ngayon na, ngayong oras na to, kung sino man ang first time pala ngayon na mismo, kasi kung may dinaramdaman ka man o malakas ka ngayon, kailangan mo dito mag-recover. Kasi mag-recover na tayong lahat dito sa katuwang ito, kasi ito lang ang pinakakagustuhan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magkaisa tayo sa paniniwala sa iisang Diyos na lumikha langit, Diyos Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit, lupa at saka si Ama Adan. Wala na pong iba na pagbabasehan natin, langit, lupa at Adan lang ang siyang magpapatunay na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, kasi yan po ang nilikha niya, wala nang iba. Yung mga andyan na nakikita natin, mga uga-ugali na lang ng mga tao, ng lahat ng mga yan, mga nakikita natin, mga kinakainin natin, hindi naman kailangan kainin natin yun, dahil kumakain tayo dahil sa kasalanan. Kaya ngayon, ito pong katuruan nito, kakainin natin. Ibig sabihin, kung kakainin natin, isiksik natin sa ating pag-iisip, unawain natin mabuti. Pag naunawaan natin, o yun, nasa katawan na natin, o yun po ang kagustuhan ng Diyos. At ito po ang kailangan natin maunawaan mabuti, dahil dito natin matatagpuan ang tunay na Diyos at tunay na tao sa pamamagitan ni Ama Adan. Ama Adan na sinasabi na lahat ng marihanin niyo na sinasabing siya daw po ay nagkasala. Hindi po, mga kapatid. Ito lang po ang katuruan na to, na ang katotohanan na nagsasabi si Ama Adan ay hindi kailanman nagkasala, dahil siya po ang personal ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Nagpapasalamat ako, o magpasalamat tayo sa katuruang ito ng Motherland at Promised Land, at binigyan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binigyan tayo ng chance na mabuhay, chance na magbabawi o humingi ng tawad sa pamamagitan ng pakinig natin dito sa katuruang ito, at napakinggan natin ito, katotohanan ito. Kailangan natin paniwalaan, dahil ito po ang kabuong katotohanan. Buhay na buhay ang katotohanan, hindi po patay. Kasi ang katotohanan, ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, buhay na walang hanggan. At ang buhay na ipinagkaloob sa atin, buhay na walang hanggan din. Kaya lang walang buhay na walang hanggan, kasi hindi natin kinilala, kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kinilala ng natin kung paano tayo, palagi kong inuulit na ang kinikilala lang natin kung paano kumita ng pera, kung paano magpayaman. O yan yun, nagpayaman kayo, nagsisira naman yung mga naipon yung pinundar nyo, o nasira din naman, o hinagis. O ibig sabihin, hindi kagustuhan ng Diyos yun. Ang kagustuhan ng Diyos, kailangan na itong katuruan na ito. Buhay na walang hanggan at kasaganaan. Hindi yung maranggiyang kaginhawaan kung paano ka magkaroon ng maraming pera. Ganun. Hindi po kagustuhan ng Diyos yun. Kaya nagpapasalamat ako kay Ama Martiniano, Managyari de Magantalo, si personal ng buhay, at saka kay Inay Esconchita, personal ng lupa, na pinagkaloob nila at sinabi nila ang buong katotohanan. Kasi ang katotohanan na ito ang magdadala lang sa atin sa kung paano tayo mabuhay ng masaya at maginhawa, na hindi na natin kailangan ng pera. Kasi ang buhay na walang hanggan ay ito po ang kagustuhan ng Diyos. Kaya ito lang ang aking ma-share sa inyo. At kailangan na po natin mag-isip-isip po, mga kapatid. Kasi ito po ang pinakaregalo sa atin, o pinaka-importante sa lahat, kailangan malaman. Kaya aalit na ako.
At isa pa itong isang mensahe kung maiintindihan natin tungkol sa isang Diyos na pinagmulan natin.